So hi guys, it's me again, your millennial broker, Janine Fameronac. So tonight, may bago na naman tayong pag-uusapan. Ito na yata ang most requested topic sa akin. Most of my friends na nagbabasa, nag-like ng page ko and nakasubscribe sa YouTube natin. No? So, iniintay nila na lumabas tong topic na to. So, perhaps ito na yung perfect timing. So, pag-uusapan na natin siya. So, bago tayo mag-start, by the way, nandito kami ngayon sa Motorelli Cafe. It's a new hangout place dito sa Balibago, along Santa Rosa, Tagaytay Road, just across Walter Mart. So, tara, let's start! Hashtag usapang pera. Ang pag-uusapan natin ay ano-ano nga ba ang mga fees and charges kapag bumibili tayo ng property? Okay. Medyo mahaba itong pag-uusapan natin kasi gusto ko siyang i-relay sa inyo ng mas detailed, mas layman, yung mas may intindihan natin lahat. Hatiin ko siya into 3 categories. Bago tayo bumili ng property, habang bumibili tayo ng property, and pagkatapos nating bumili ng property. Okay? So, simulan natin. Bago tayo bumili ng isang property, ang dapat nating tinitingnan o binibigang pansin ay ang tinatawag na total contract price. Okay, ano ba yun? Ito ay na-compose or nahahati sa 3. One, yung selling price o yung mismong halaga ng bahay at lupa or ng lote or ng condo na binibili natin. Pangalawa is VAT or value added tax na equivalent to 12% ng selling price. Okay? I'm sure familiar naman kayo sa VAT kasi narinig natin to o ginagamit na natin to. Binabayaran natin to kapag tayo nasa-shopping or kumakain sa labas. Okay? So may ganun ding concept sa real estate. Pero merong certain amounts. Kapag ka bahay at lupa tsaka condominium, 3.2 million below, exempted pa tayo sa VAT. Okay? Pag masigit sa amount na yon, meron na tayong VAT. So i-check niyo yon kapag ka may nagbibenta sa inyo ng property. Kapag naman lote lang, residential lots, 1.9 million below, exempted pa tayo sa VAT. Okay, so mas mataas sa 1.9, meron na tayong corresponding VAT charges, nga na 12%. Okay? And ang ikatlo ay ang processing fee, or legal and miscellaneous fees, closing fees, hidden charges, ito, yun yung iba't ibang tawag doon. Pero actually, pare-pareho lang yung ibig sabihin. Ang estimate nito is 5 to 10% of the selling price sa naman siya ginagamit. Ito naman yung binabayaran natin kay developer para mailipat yung title simula sa developer papunta sa pangalan natin. Okay, so kasama na dun yung bayad sa Registry of Deeds, mga transfer taxes, bayad sa notaryo, mga documentary stamps. Yun. So yun ang kabuuan ng total contract price. So kapag next time around na merong nag-offer sa inyo na nagtatanong na may binibenta silang si condo, ang value ng condo nila is 2 million. So alamin niyo muna selling price lang ba 'yon or total contract price na ba 'yon? Kasama na ba yung VAT? Kasama na ba yung pagpapalit ng pangalan, paglipat ng pangalan sa title under your name? Okay, so yun na yung magiging mga checklist niyo, okay? 'Yon ang considerations bago bumili ng property. So, ang next part naman na pag-uusapan natin are the fees and charges habang bumibili tayo ng property. Okay, so, kapag habang bumibili ka ng property, ang iisipin mo naman, ngayon na alam mo na ang ibig sabihin ng total contract price, tanungin mo naman ang sarili mo, paano ko babayaran yung total contract price? One, the easiest and fastest would be cash. Siyempre, kung sinabi na ang total contract price is 4 million, and you have naman available resources para to fund that, you pay it in cash na para hindi ka na mag-incur ng interest. Okay? And the most common naman would be via installment or via financing. Okay? So, kapag ka financing tayo, ang una natin binabayaran, first, napag-usapan natin sa previous vlogs natin, one would be yung reservation fee. Yun lang yung small fee lang yun para lang yung unit na napili mo, house and lot na napili mo, hindi na i-offer sa iba. Usually, 10,000, 20,000, 25,000 lang yun. And after reservation, a month after, magsisimula ka na ng down payment. Okay? Ang down payment naman, usually dapat 20% to. Okay? So, sa yung pocket to talaga, manggagaling. And yun nga, nasa-stretch naman siya.
And the third, doon na nga papasok yung installment or yung financing, would be yung balance. Paano mo babayaran yung remaining 80%? Napag-usapan na natin ito previously, dun sa, actually, first vlog ko yun, kung paano ka magbayad ng balance, no? So, pwede ka via banks, via in-house, and via pag-ibig. Okay, so, isa-isahin natin para ma-refresh kayo. Kapag via in-house financing, ibig sabihin, kay developer ka mismo, hihiram ng pangbayad. Sa kanya mo inutang yung house and lot or yung condo na hiniram mo. I mean, na gusto mong bilhin. Ang challenge lang with in-house financing, no, while wala siya masyadong supporting documents na hinihingi, mas mataas yung interest na nakapatong sa kanya. Kasi mas risky kapag walang documents tayong pinahawakan na kaya mo talagang i-support yung kinuha mong property. And then next would be via banks. Ito common to, especially with condominiums and then yung mga malalaking residential projects. Yan, common yan na through bank financing. Kapag nag-bank financing naman tayo, dahil naka-mortgage tayo under the bank, ilipat na, di ba, pag nabayaran natin si developer ng 80%, ang gagawin kasi ng banko dyan, sila yung magbabayad sa bank, sa developer. Developer, binabayaran ko na yung remaining na 80% ni buyer A. And then, si buyer A ang magbabayad naman sa banko through amortization. Okay? Ngayon, ang banks kasi, nag-a-annotate yan sa title mo. Okay? Para ma-reinforce na yung property is naka-mortgage sa kanila. Okay? Kasi pag nag-mortgage tayo, ang ginagawa, si banko ang nagbayad on our behalf, pero there is a promise that we will pay the amortization. And secondly, if we fail to pay the amortization, yung collateral, which is yung titulo, is mapupunta sa banko. Okay? So, kailangan niya ulit itong i-annotate, pumunta ulit sila sa munisipyo, and also meron siyang processing fees na tinatawag. Okay? So, ito naman, kapag bank financing, ang common term natin dito would be bank charges. Okay? We estimate it at 3% of the loanable amount. Kung ano lang yung hiniram mo sa banko, okay, yun lang yung 3% noon. Okay, so kung nahiram ka ng 4 million, expect mo na nasa 120 yung babayaran mong bank charges. Okay, so ano ba yung consideration, so ano yung composition ng bank charges na yon? Yun nga, yung registration ng mortgage, nandun yun. Nandun yung mga notarial ulit, mga documentary fees. And then, nandun na rin yung insurance mo for the first year. At saka yung processing fee na babayaran mo for the banks. Okay, yun. So at least may idea na kayo ngayon magkano yung bank charges. So don't you worry, kasi kung installment naman, I mean stretch naman yung down payment nyo, magbabayad lang kayo ng bank charges kapag maglo-loan na tayo sa bank. Okay, and the third naman would be through pag-ibig. Okay, so ito naman dahil subsidized siya ng government, or alam mo yun, it's a law enforced by the government na yung Home Development Mutual Fund, very minimal, almost none nga, yung corresponding fees kapag sa kanya tayo nag-loan. Okay? Actually, less than 5,000 ang binabayaran, pero naka-embed na yon sa total contract price usually. Especially kapag ka-assisted pa tayo ng developer kapag magpa-file tayo sa pag-ibig. Okay, so i-recap natin yung second part, ano yung fees and charges habang bumibili tayo ng property. Okay? Kung cash, wala na tayong intindihin, bayad na lahat. Okay? But then, kung secondly, installment, meron muna tayong reservation, down payment, and then yung balance would be through financing, through banks na may corresponding na bank charges, estimated at 3%. In-house, na minimal fee pero medyo mataas ang interest. Okay? And then pag-ibig na minimal din ang processing fee, kasi nga, we are assisted by the government. Okay, so, next tayo. Okay. So, sa third part naman, i-discuss natin ano yung fees and charges kapag na-turn over na sa'yo or nag-occupy na kayo dun sa property. Okay? So, number one would be the association dues or monthly dues. Okay? Ito yung pondo na ginagamit para sa mga common facilities. Number one, yung mga security guards, garbage collection, maintenance and repair ng swimming pool, ng mga common facilities, street lights. And so monthly natin yung babayaran sa homeowners or sa condominium corporation para na-maintain hindi lang yung loob ng property natin, kundi yung sa community natin mismo, dun sa loob ng subdivision or dun sa entire building. Okay?
Okay? So, ang estimate ito, usually kung medyo high-end na house and lot, nasa 10 pesos per square meter. Kapag naman nasa condo, iba-iba. Depende kasi sa kung anong range ng condo mo. Kung medyo nasa mid-range tayo, mga 70 pesos per square meter. Ayan. So, take note mo na yan, sama mo na yan sa budget mo monthly. Okay, number two would be the insurances. Okay, dahil nanghiram tayo kay banks or kay pag-ibig, ano ang mangyari kung mawala yung borrower? Kunyari, merong unfortunate event, nag-pass away yung borrower, paano naman yung loan na maiiwan niya? So, meron tayong insurance na babayaran. Ito yung tinatawag na MRI or Mortgage Redemption Insurance. So, binabayaran to annually together with the fire insurance. Depende rin ito sa amount ng property. Hindi, I cannot tell how much kasi yung banks ang nag-dictate nito, pero hindi ito naman tataas ng mga 30,000 sa property. Depende sa value ng property nyo. Siyempre, depende sa coverage. And then, kung sa banks, babayaran nyo ito annually. Kung kayo naman ay nanghiram kayo pag-ibig, wala na kayong babayaran man annually kasi nakakarga na siya or naka-embed na siya sa monthly amortization nyo. Okay? And the third would be your realty tax or yung property taxes. Ito yung tinatawag natin na amilya. Okay? So, with property ownership comes with these taxes. So, ito depende naman sa assessed value ng munisipyo. Kung magkano yung babayaran yung estimate, kung mga less than, say, 1 million, nga, maliit lang ng property, say, 1 million lang yung property mo, or mga 2 million below, hindi ka magbabayad ng amilya na mataas mo sa 20,000. I think, of, as of the latest charges, binabase ko lang based sa mga properties na nakita ko na, mga properties na munisipyo yun. So, yun yung personal observation. Pero pa-assess kayo sa munisipyo kung magkano yung amilya na babayaran nyo. Ayun. So, with these fees and charges na napag-usapan natin today, huwag sana kayo ma-discourage to own a property. Kasi really, kapag tayo na, yun nga, kapag sa property ownership, talagang meron tayong mga kailangan bayaran. Okay, para mapangalagaan yung property natin mismo, and then para meron tayong property sa atin, tama, well-documented, and dumaan sa tamang proseso. So, kung meron kayong naisip na topic na hindi ko na-discuss, na related sa topic na to, please comment down below. Pag-usapan natin sa susunod. Okay? So, sana may natutunan kayo ngayon. Kapag may nag-alok na sa inyo ng property, may estimate mo na bago bumili, habang bumibili, at after mong bumili, makonsider mo na sa budget mo. Okay? So, thank you for watching. This is me again, your millennial broker, Janine Cameronag. See you on my next vlogs. Bye!